magandang araw po mga ka-wiring, mga sir. Yan po sa mga mahihilig sa mag-wiring. So ngayon po ang vlog natin ngayon ay kung paano gumawa ng mga nakikita nating nilalagay natin na alternate blinker sa mga small cc na motor, mga big bike. Yan po yung tinatawag na wigwag blinker. Okay po, so ngayon po dahil meron sa ating mga nagre-request o kaya mga nagko-comment dun sa kinakabit natin sa mga motor na ilaw na nilalagyan nga natin ng alternate blinker. So ito po gagawa tayo ngayon ng tutorial kung paano nga po ang connection o paano gumawa tayo ng alternate blinker para sa mga nilalagay nating auxiliary light sa ating mga motor. So ayun po, yung mga makikita natin na setup sa mga nilalagay natin na naglalagay tayo dyan sa mga maliliit na CC na motor at saka sa mga big bike, ito po yung alternate blinker. Ayan, ito naman para sa mga big bike. So ngayon po, syempre, unahin natin yung ating mga materyales. Unahin na natin to. Ito yung kakailanganin natin. Gagamit tayo dyan ng adjustable flash relay. Yan, ito po yung mga nabibili sa mga motor shop. Hanggat maaari po, meron po siyang adjustable ng speed. Yan yung flasher nya. Yan yung ginagamit natin. Syempre, gagamit tayo dyan ng 5-pin relay. Yan, kahit ganyan na ordinary, pwede na po yan. Ito 4-pin lang to, sample lang po ito. Gagamit tayo ng 5-pin relay. Pwede rin tayo dyan gumamit ng mini relay. So ito. Yan, pwede tayong gumamit ng 5-pin po dyan na mini relay. Pwede rin po yan. Siyempre, kakailanganin natin ng tatlong diode. Ito yung mga diode na ginagamit natin sa combo light. Ang purpose lang naman natin dito, para makatop natin yung reverse na supply ng kuryente. Yan yung mga ginagamit natin ng para sa mga combo light, sa mga passing, naglalagay din tayo niyan. So ito baling setup natin na to, ano ba mga pwede natin lagyan ito? Ang mga nilalagyan natin ito, yung mga mini driving, blue water, laser gun, yung mga nauso ngayon na TDD night ranger, night reaper, pwede po yan. Ayan po, bago po tayo magpatuloy sa ating tutorial, kung bago lamang po kayo sa ating channel, please like, share, and subscribe na rin po at pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po tayo sa ating mga i-upload pang video, mga tutorial regarding po sa wiring natin. So ayun, pagpatuloy na po natin. So ayun po, para klaro po yung ating tutorial, gumawa tayo dito ng demonstration para sa ito yung set na to, ito yung module po natin na gagawin. Pero bago po yung mapagana natin yan, syempre gagawa muna tayo ng relay para sa main relay ng ating auxiliary light. Halimbawa, laser gun ang ginawa natin. So gagawa muna tayo ng main relay dyan. Okay. So ayun, di-disregard muna natin tong kabila na to. So ayun, pag naglalagay po tayo ng mga auxiliary light, ito yung unang ginagawa natin sa connection ng relay. Syempre, marami naman na gumagawa ng to. Yan, ito yung gagamit tayo ng 4-pin relay. Ayan, pinaka diagram po ng relay po sa ilaw. Yung 30. Ayan, rekta po sa battery natin. Lalagay natin siya ng fuse box. Ito nga siya. Siyempre yung 85. Ito yung sign na yan. Bali, ground po yan. Pwede rin natin rekta sa negative ng battery. Mas mainam po yun. At saka ito yung 86 natin. Yan yung nilalagay natin ng trigger. Yan yung nilalagay natin ng switch. Ayan po, kung mapapansin nyo. Ito, dahil gagamit tayo ng module ng laser gun sa blinker nga natin, gagamit tayo dito ng three-way. Ito yung three-way na switch. Pero kung wala siyang alternate blinker, okay lang kahit on-off lang gamitin natin na switch. So, ito bali yung switch natin. Yan, ito yung number 87. Ito na po yung output ng ilaw natin. Output ng relay papunta sa ilaw. Positive po yan, positive supply. So yan, isang linya po yan. Yan. So ipagpatuloy natin, ito na yung ating gagawing module naman ng alternate blinker. So ito na nga yung flash relay natin na materialis. At ito naman yung 5-pin relay. Yan, ito yung 5-pin relay. Unahin natin yung flasher natin. Yung flasher natin, meron dyan letter B. Yan po yung battery. Yung L naman, yan yung light. So unahin natin yung B. Yan po yung papunta natin sa switch. Yan. Itong switch po na to, magti-trigger po rito positive supply. Galing po sa accessories wire ng motor. Pwede rin po.
sample natin na galing sa positive ng battery. Yan, dumaan siya ng relay. Ito yung high and low. Yan. Pagsasamahin natin yung letter B at saka yung number 30 ng 5-pin relay. So yan, kung mapapansin nyo yung guhit na yan, pinagsama natin. Ito yung letter B, pinagsama natin papunta sa number 30 ng 5-pin relay. So yan na yung magti-trigger sa relay na to. Yan, pinagsama natin. Galing po sa switch yan. So isunod natin yung letter L naman ng, wait lang, nililipat yung ating band paper. Commercial muna tayo. So isusunod natin ngayon letter L ng flasher relay. Ito na yung light, papunta na yan sa light. Siya naman ang magti-trigger sa relay natin, 5-pin. Papunta naman siya na, sa number 86 ng 5-pin relay. Ayan, kung mapapansin mo. So ayan po, kaya nga importante po na huwag po kayo mag-skip ng video natin kung kayo po ay interesadong gumawa ng module ng alternate blinker para hindi po kayo maligaw o hindi po magkaloko-loko yung ating connection ng wiring, kasi medyo sensitive po ito. So ayan po, yung letter L papunta sa number 86 ng relay. Yan, okay, tapos na po tayo dyan. Ito yung magti-trigger yung blinker nito. Pag sinuplayan natin yan ng positive, so magbi-blink na po ito. Yan, magbi-blink na yan. Ngayon, nasa sa atin na kung ano yung control ng speed nyo, dahil adjustable po ito. Yan, kayo nang bala mag-control ng speed nyan. Siya magti-trigger dito, number 86. Yung number 85 naman po ng relay, ng 5-pin relay, yan na po yung ground. Yan po yung sign na to. So ngayon, punta na tayo sa output ng 5-pin relay. Dalawa po yung output nyan. Ito po yung number 87A, na ito po yung, halimbawa, nilagyan natin ng supply yung number 30, automatic meron pong supply yan, number 87A. So yan po yung output ng ilaw at saka yung number 87. So ito output din po yan. Yan, mapapansin yung number 87 siya. Ito yung number 87A. Papuntang ilaw po siya. Ayan, naglagay din po tayo dyan ng drawing na ilaw. So magkabukod po ang line ng magkabila ang ilaw. Ito yung ilaw na isa, yung dalawa. Hindi natin siya pwede pagsamahin para mapagana natin yung alternate blinker. So ngayon, kung mapapansin nyo, yung number 87A, naglagay tayo dyan ng diode. Ayan po yung, ayan yung drawing natin ng diode. Yung diode natin, meron po yung negative positive. Ayan po yung marking yan. Yung may marking po na puti, papunta po sa ilaw. Ayan. Positive po yan. Ngayon, yung mga relay, yung mga diode naman natin, pwede rin natin siyang gamitin sa daloy ng negative. Babalik ta rin yung log po yan para mapagana nyo siya sa negative trigger. May negative positive po yung diode natin. So yun, balik po tayo dito. Yun na nga po yung number 87A, nilagyan natin siya ng diode. Yan, papunta sa ilaw po yan. At saka yung number 87, yan na po yung papunta naman sa isang ilaw. So yun, napagana na po natin yung alternate blinker. Once na sinuplayan po natin dito sa switch natin yung trigger nyan, yan, pag inon natin yung three-way switch na yan, papunta dito sa module na yan, mag-a-alternate na po yung output ng ilaw nyan. Magsasalita na po yan, 87A tsaka 87, dahil po dito sa flasher na yan. Kayo na po magdi-determine ng speed nyan. May control naman po itong flasher na yan. Kayo na po bahala mag-adjust po yan. Ngayon, paano nga po natin mapapagana pag binuksan naman natin itong, halimbawa, sinwitch na natin siya dito sa high, na ito na po yung regular relay ng taser gun. Dito na natin siya lalagyan ng connection. So, ito yung buong drawing niya. Ito yung number 87. Yan, yung line na yan. Naglagay uli po tayo dyan ng diode. Dalawang diode. Ito naman yung marking po nyan. Papunta naman dito sa line ng 87 tsaka 87A. Paghihiwalayan po natin yan. Lalagay tayo dyan ng line, kabilaan, at diode. So bakit nga po tayo naglagay nitong diode na ito? Ang purpose po nito, para makatop niya po ito. Pag alimbawa binuksan po natin to, para makatop niya po yan yung daloy na yan pag nagginamit natin yung alternate blinker, para magkabukod ang connection yan. Kasi pag walang diode yan, hindi po gagana yung alternate blinker. Parang iisa lang po ang connection yan. So yan, kinat niya po yung daloy pabalik. Yan, pabalik. Para ito,
continuous po yan, mag-alternate blinker. So ayan po ang pinaka simpleng diagram po ng ating alternate blinker. Ayan, pwede nyo pong screenshot yan. Ito yung sample lang po ito. Ayan. Okay, focus po natin yung drawing natin. Ayan, ulitin natin. Ito po yung pinaka main relay po ng laser gun natin. Halimbawa, laser gun yung ginamit natin na ilaw. Ito yung pinaka main relay. Number 86, naglagay tayo dyan. Ang kailangan pong gagamitin natin na switch dito, three-way. High and low po siya. Ito na nga. Ayan, yung drawing na yan. Kung makikita nyo. Switch po yan. Pasensya nyo na yung drawing natin. Ayan, ito po yung three-way. Pag halimbawa, inon natin dito sa taas, ang gagana po nyan, yung on-off po lang po ng laser gun. Ito ang gagana po nyan. Ito, wala pong supply yan. Pero pag ito naman inon po natin dito yung low, mawawalan to ng supply, ang gagana naman po itong module natin. Yung alternate blinker nga po natin. So ito naman ang gagana, salitan yan. Yan na po yung gagana, yung alternate blinker ng ilaw natin. Kaya hindi po magkakasabay, hindi magkakasabay sila ng paggaganahin natin yung steady natin, tsaka gagana rin po yung itong ano po, module natin ng alternate blinker. Ngayon, paano kung halimbawa nagkasabay siya? Ngayon po, ang gagana po dyan, yung permis lang. Ito po yung purpose pala natin dito, kaya naglagay tayo dito ng diode din po sa number 87 para hindi po magsasalubong yung supply ng ito, kasi number 87A na yan, once na nagkaroon siya ng trigger dito sa 30, may connection na po yan. So nilagyan natin ng diode para pag binuksan natin itong laser gun, ayan po siya, hindi pumasok dito sa relay yung supply niya, kasi uungol po yan eh, magsasalubong po yan. Ang mangyayari dyan, uungol po yung relay natin dahil sa lubong yung supply natin. So kaya importante po ito, ayan, yung mga nilagay natin na diode na yan. So ayan, sa mga nag-aalangan, ito subok naman po natin to. Ginamit natin to sa mga small CC na motor, sa mga, lalo sa mga big bike, ito po yung ginagamit natin. Yan lang po yung pinakasimpleng diagram. So ayun, pag gumawa kayo ng ito na, pag gumawa kayo nito ng module natin, ito yung magiging kalabasan yan. Ito, gumawa ko dito ng sample natin. So yan yung adjustable natin na flash relay. Ito yung 5-pin relay. Ayan, kung mapapansin nyo. Hanggat maaari, nakahinang yung ano natin sa mga socket. Ayan. Ito yung magiging input nyan. Ang ginawa natin. Ito na siya, yung sa relay. Ito na yung sa switch. Ito, kung mapapansin nyo, ito yung trigger ng alternate blinker natin. Ito yung sa regular. Ito yung pula naman. Ito yung sa on-off. Ngayon, itong itim na yan, yan yung negative ng itong relay. Dito, negative nyan. Ito po yung kulay itim. So, bali yung output na ilaw nyan, ito na yung linya nya. Dalawa naman siya. So, itong dalawang ilaw na yan, yan, itong dalawang ilaw na yan, ito na siya. Ito yung linya na to, ito na rin po siya. Yung kulay pula na yan. Tig-isa po siya. Yan, yung kulay itim na yan, yan na rin po yung ground ng ilaw. Irerekta na lang po natin to sa ilaw. Halimbawa, laser gun. Yan, color coding naman po sa laser gun yan. So, iyan po yung kalalabasan ng ating module ng alternate blinker. So, yan po. Ito lang po yung simpleng diagram natin. Yan. Sana meron tayong na-share dito. Kasi meron namang mga nagko-comment sa ano. Minsan, hindi natin nare-reply yan dahil kinakapos tayo minsan ng oras. Kaya pasensya na kayo. Ito, ipopost na lang po natin to sa ating tutorial sa YouTube at tsaka sa ating page. Ayan po. Ayan, screenshot nyo na lang po para sa mga interesadong gumawa ng alternate blinker. Pwede rin po yung gamitin sa mga underglow. Yung mag-alternate yung ilaw nyo. Pwede po yan kahit saan po. Sa mga show, ginagamit po yan. Meron na po tayo mga kinabitan yan. Okay po. Ayan po, sana meron tayong natutunan dito sa maikling video natin. Siyempre, kung bago lamang po kayo sa ating channel, pa-like and share and subscribe na rin po. At siyempre, pa-click na rin po ng ating notification bell para updated po tayo sa ating mga upload pang video. So ayun, hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Ayan, sa panonood.
Thank you mga ka-wiring at sa ating mga subscriber dyan. Maraming salamat po. Thank you.